Paano nga ba mag-commute papuntang Pink Sister sa Tagaytay at 103 pesos nga lang ba talaga ang pamasahe? Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo kaming pupunta tayo sa Pink Sister at magsisimba tayo doon sa Tagaytay. And it's only 4:30 in the morning nang umalis kami ng bahay. And nag-jeep kami papuntang Pasay at ngayon nasa Pasay na tayo. Pagdating sa Pasay, nag-taxi na lang kami kasi para mas mabilis. And mabilis lang din naman talaga ang biyahe ngayon kasi madaling araw pa. Kasi wala pang traffic. So, nag-taxi kami papuntang PTIX or PETEX na tinatawag nila. And doon kami sumakay papuntang Tagaytay. Napakadali lang po pala ang mag-commute. And nandito na nga kami sa PETEX at tumawid lang kami. And kung makikita nyo, ang luwag pala. And first time ko dito makarating sa PTIX na to or PETEX na tinatawag. Para sa kaalaman ng lahat, ang PTEX na tinatawag ay Paranaque Integrated Terminal Exchange sa mga papuntang south o mga buses na hindi na nakakapunta sa EDSA or nakakarating sa Metro Manila, dito na lang sa may Paranaque ang sakayan. So, kasi papunta kaming Tagaytay, nasa second floor kami and sa gate 2 yung terminal ng bus na papuntang Tagaytay. So, kung makikita nyo, ang ganda pala dito. First time namin na nakarating, or ako personally, first time ko nakarating ulit dito. Kasi dati, di ba, groceries to or mall ito. So, ngayon, ang ganda na ng ginawa nila dito kasi marami siyang kainan, marami rin siyang bilihan ng kung ano-ano pa sa lubong, and may mga palaruan din ng mga bata. Kung makikita nyo, lahat na makikita mo na nandito ay halos magbabiyahe, paalis, or parating. So, hinanap namin ang gate. Magtatanong ka lang din naman doon kung saan, at madali naman, maluwag kasi at hindi siya nakakatakot. At least safe ka na doon. So, nandito na kami. Dito kami sasakay ngayon ng papuntang Pink Sister sa Tagaytay. So, yung bus na to, dadaan siya mismo doon sa kanto ng Pink Sister. Doon kami ibababaan. And so, ayan na nga, umalis na yung bus. Exactong 6 o'clock. And yan, alam mo ba kung gano'ng kamura? 103 pesos lang. Dati takot na takot ako mag-commute kasi akala ko ang mahal-mahal ng pamasahe at ang hirap pumunta. So, ayan, overlooking yung dagat sa may Rojas Boulevard na side, diba? Ayan yung papuntang Cavite. So, kung gusto mo magmuni-muni at manood muna sa paligid, makikita mo naman. At ang madaling araw siya, kaya maganda mag-tingin-tingin sa paligid. So, ang bilis lang, parang wala pang isang oras or more or less 1 hour yung biyahe, at hindi na nila pinuno yung bus. Kung may parang may certain hour lang sila doon, mabilis umalis yung bus, at eksaktong 6 o'clock umalis na kami. So, hindi ka mahihirapan, at kung wala ka naman dala or kayo lang or ikaw lang, mabilis lang pala. Akala ko dati kasi nakakatakot mag-commute. So, ganyan lang pala mag-commute papuntang Tagaytay. So, kung gusto mong pumunta ng Tagaytay or mamasyal, mag-unwind, ang dali lang pala, hindi ka naman mahihirapan din eh. So, 103 pesos na sa Tagaytay ka na, diba? Kaya, malamang more or less, in every once a month siguro, o ulit-ulitin ko tong pumunta rito at magsimba kasi ang sarap ng pakiramdam talaga doon sa Pink Sister na yon. And pag bumaba ka, pag sumakay ka, sabihin mo ka agad sa conductor kung saan ka bababa kasi sa kanto mismo ng Pink Sister, eto na yon, yung Pink Sister na street na yan, sa dulo niyan, yun yung Pink Sister Convent. And makikita mo doon ang SVD Farm, na kainan din siya, pero inuna namin yung Pink Sister, hindi kami nakapunta doon. So ayan, makikita mo yung Emma Ramona na yan na hotel, kasi dati nakapag-seminar na rin ako dyan kami nag-stay. Hindi ko alam na ang Pink Sister pala dito lang sa dulo niya. So, nilakad lang namin kasi so malapit lang, wala pang 10 minutes ang lakad kung ano. Kaya lang kasi umambun siya nung pagbaba namin ng bus, kaya medyo ang hirap lang. Buti na lang may dala akong payong. Pero kung
ano, okay lang din naman kasi hindi naman ganun kalakas ang ulan. At alam nyo ba, halos lahat ng pumupunta kasi doon, parang may mga car, may mga sasakyan lahat. So, it's okay. Magsisimba lang din naman kami. Ayan, medyo magulo yung pagkakuha ko ng video. Pero, dito na kami sa Pink Sis. And, ang ganda lang ng timing namin kasi eksaktong Bible reading na nung ano, nung pagdating namin. So, hindi kami nakapag-umpisa ng mass pero okay lang. Kaya lang, eksakto lang din naman na nagbabasa na ng Bible. So, eto na nga kami at lahat na sa labas na kasi overcrowded. Sunday kasi ngayon eh, kaya so medyo maraming tao. Pero okay lang din sa amin kasi ang anak ko mabait naman at meron namang masisilungan doon na parang tent. Doon kami nagsilong ng anak ko at basta iba yung pakiramdam kasi 6 years ago, if I was not mistaken, 6 or 7 years ago, nandito kami, New Year yun, hindi ko makalimutan talaga yun na ang mga wishes ko noon, lahat na grant na ngayon ko lang na-realize at naisip na lahat pala nang nilagay ko doon sa prayer request ko na-grant lahat. And so after mass, pumasa kami ng anak ko sa chapel ng Pink Sister at makikita mo yung mga madre doon na nakakulay pink. Ang cute-cute nila tingnan at naiiyak ako. Basta I'm so overwhelmed and so happy na nakabalik ako sa lugar na to. Parang ito yung lugar na parang ngayon kasi medyo maraming tao. Pero nung last namin, ilang beses na rin naman ako nakapunta. Pero nung pumunta kasi kami, hindi ganun katao. Dito kasi pwede mong mailabas lahat ang nasa loob mo. Parang, ayan, kumuha ako ng isang sobre at saka kumuha akong sobre at saka papel kasi magsusulat na ako ng prayer request ko para titignan natin or ipag-pray ko pa din. Hindi lang din naman yun dahil ano, ang maganda kasi dito, yung mga wishes mo or mga prayer request mo, ang mga madre, ang pinagdadasal ng mga madre and then ihuhulog mo siya dyan sa may back kasi walang ibang makakakuha niyan kundi yung mga madre. And after that, sinulit na lang din namin ang aming punta doon ng Tagaytay. Inikot ko yung anak ko dito sa area ng Pink Sister at hindi na kami lumayo pa. And what's my point here is kung gusto mong pumunta ng Tagaytay, napakabilis lang at 103 pesos makakarating ka na sa Tagaytay. So, hindi siya pala mahirap. Akala ko noon napakahirap mag-commute. And siguro kaya dinadayo din tong Big Sister na to kasi matahimik nga yung lugar and marami nang nakapagpatunay na ang mga prayers nila rito ay ginrant ni Lord. So, hindi naman ibig sabihin kung hindi ka pupunta rito, hindi ka grant ni Lord. Nasa sayo pa rin naman yon ang prayers na yon. I mean, siguro marami lang din kasi naka-prove na nag-pray sila dito at ibinigay ni Lord. Pero, syempre, ang prayer is galing pa rin sa puso natin. It doesn't matter kung anong religion mo, kung anong paniniwala mo. Basta, ang importante, isa lang din ang si Lord Jesus ang ating pinaniniwalaan. And this Adoration Chapel kasi parang masarap lang siya talagang minsan, di ba, naghahanap tayo ng place na kung saan pwede natin mailabas yung ano man ang nasa loob natin at hindi gusto natin, doon lang natin mailabas. So anyway, tapos na kami doon and pauwi na nga kami. And ito yung sinasabi kong is video farm na yan. Next visit ko dito sa Pink Sister, pupuntahan ko yan kasi isa siyang kaina na ang nagmamanage din yung mga seminarista at ang mga pare. So, hindi na kami nagdiretso kasi nga maulan and maambon-ambon. Kasama ko yung anak ko. And before kami umuwi, nagtingin-tingin kami dyan sa paligid na mga maraming nagtitinda doon. And pero honey lang yung binili ko kasi nilalagay namin yan sa lemon and our calamansi ang honey. So, naglakad na kami pa uwi. Nilakad lang ulit namin hanggang doon sa kanto ang pagpauwi namin kasi dalawa lang kami, para kami lang nga yung naglalakad dyan kasi nga sabi ko nga sa inyo lahat halos may sasakyan pero ano naman, okay lang yun kasi hindi naman yun yung punta namin para lang din naman magsimba. And okay naman kasi mukhang safe naman doon at maraming nagtitinda ng mga pasalubong at mga items dyan sa paligid.
Pero hindi na kami namili, wala naman kaming pera. Nagsimba lang talaga kami. Tinry lang talaga namin magsimba at mag-commute ng Tagaytay. And ayun, inalam ko nga kung paano pumunta sa city mismo ng Tagaytay. Ang lapit na lang pala. So, lalakarin mo lang pala yan siya. Papunta din, wala pang 5 minutes nandun na yung pwede kang sumakay ng jeep papuntang Picnic Grove, Sky Ranch. May mga jeep pala din doon. So, hindi na kami pumunta. Kumain na lang kami ng anak ko sa... Ayan, kumain na lang kami dyan sa Dibangket. Dyan yung sa kanto din mismo ng Pink Sister. Hindi na kami lumayo pa. And dyan na lang kami kumain. Gusto ko lang ma-experience din namin dalawa. Date namin yan eh. Nag-almusa lang kami. And umuwi na rin kami kaagad. And para lang makapagsimba lang kami. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe, Ronna Moreno. And see you on my next vlog. And ayan, pauwi na kami. Bye guys. Ingat tayo palagi. See you on my next vlog.